reklamo versus PRRD, ha? Gustong dalhin na ng mga kaanak ng biktima sa ICC. Kasi kung tutusin pa, mga kaiksena, na wala pang mga biktima ng mga yung mga kamag-anak nila na nabiktima ng EJK, ay wala pa hong formal na nagsasampa ng kaso sa ICC. So eto mga kaiksena, nais ng dalina ng mga pamilya ng biktima ito sa ICC, yung reklamo kay matandang fentanyl. And this is the news mga kaiksena. Pasok! Naipadala na sa International Criminal Court ang transcript o mga napag-usapan sa mga pagdinig ng Senado at Quadcom. Patay ka diha, matandang fentanyl. May transcript at pinadala na. At syempre, yung transcript na yan, sabi nga ni Chief Escudero, kahit hindi nila ibigay sa ICC, pero yan ay nakapublic at hiningi ng mainstream media, hiningi ng mga biktima, ay pwede nilang dalin yan at sila na ang magbigay sa ICC. Paktay ka diha, fentanyl. You know ang sabi, anong gusto nyo? Pangunahan ko sila? Ako ba yan? Di naman ako yan. Di ba? Balita ho yan eh. O, tuloy natin. Ukol sa Duterte drug war. Ang ilang kaanak ng mga biktima ng umunoy extrajudicial killing dahil sa gerang yan, gusto ring dalhin ang kanilang reklamo sa ICC. Nakatutok si Tina Panginiban Perez. Matapos ang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senado, nais daw ni Liore Pasco na mapanagot ito sa pagkamatay ng kanyang dalawang anak noong gyera kontra droga ni Duterte. Pero hindi na raw siya umaasang mapapanagot dito sa bansa ang dating Pangulo. Kaya nais daw niyang umusad na ang mga reklamo nila. Bakit ganun yung reporter? Parang umiiyak. Ang pamilya. Kontra droga ni Duterte. Pero hindi na raw siya umaasang mapapanagot dito sa bansa ang dating Pangulo. Kaya nais daw niyang umusad na ang mga reklamo nila sa International Criminal Court. Siyempre po dito sa atin, hindi naman talaga siya masasampahan ng kaso. Dahil marami po siyang kakampi. Tama. Marami po siyang dahilan. Tama. Kaya nga po, sinusulong po namin na talagang maano po siya. Ang ICC po ay papasukin na at para magkaroon din po ng investigasyon sa mga biktima, imbestigahan at panagutin at ipakulong. Yun talaga ang sinisigaw ng mga nanay. Mas may kumpiyansa rin daw sa ICC kaysa mga ahensya sa bansa, ang National Union of People's Lawyers na tumutulong sa mga pamilya ng na mga napatay noong gera kontra droga. Majority ng mga kasong final ay nadidismiss. Paano pa magiging effective yung investigation kung sa ordinaryong policeman pull the trigger ay hindi na nagpo-prosper yung mga cases? I don't think magkakaroon ng accountability insofar as the domestic processes are concerned. Pero kung uusad ito sa ICC, isa ring malaking tanong. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na siguro natatay na yung reporter. Pasintabi po sa mga kumakain na parang nakaupo yata sa inidoro yung reporter. Gaya ng sinabi ng Pangulong Marcos na Duterte na dapat na makulong. Halap ka. Bakit naman ganun yung ng audio ng reporter nyo? Parang may pinagdadaanan sa CR. Patawa naman kasi. Processes are concerned. Pero kung uusad ito sa ICC, isa ring malaking tanong. Dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi gagawa ng hakbang ang gobyerno ng Pilipinas para tumulong sa ICC sa kanilang imbestigasyon sa Duterte drug war dahil hindi raw kinikilala ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng ICC. Ganito rin ang posisyon ng dating Chief Presidential Legal Counsel ni Duterte na si Salvador Panelo. Hindi ko pa napapanood mga kaeksena ha kung si Panelo ba nagsabi or si Bato na talagang sinabi nila na joke lang yun. Alam nyo, kung totoo yun na sinabi nila na joke lang daw yung sinabi ni Duterte sa death squad niya, Panelo or Bato, tang inumin nyo. Halap ka. Naka-underoath ka, tapos sasabihin mo magjo-joke ka. Ano yung gagawan? Diba? Agree ba kayo?
paano nangyari yun na magjo-joke? Di ba? Under o tapos dog joke. Alam pa. Magaling talaga tong mga magpa. Go. Tingnan niyo naman ha, kung si Panelo man o si Bato, ang galing gumawa ng magbaliktad. Basta di-dish it talaga. Kahit na fake news yan, gagawin nila ng tama yan. Oh, tuloy natin. Oh. Kaya hindi raw dapat makipagtulungan dito ang mga ahensya ng ating gobyerno. We have repeatedly said the ICC has no jurisdiction. Whether sila may gumagamit o hindi, wala nga sila jurisdiction. So the ICC is a nonsense, useless entity. Iyak to, pagka ito nakasuhan din. Diba? Pero ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, na isa sa mga naghain ng reklamo kay Duterte sa ICC, pinadala na niya sa ICC ang mga... Grabe naman to si Trillanes, oh. Na-transmit na po ngayon sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan maraming inamin si Evil Dutz. Halap ka. Evil Dutz. Tungkol sa EGK at the pertinent Quadcom transcript were transmitted earlier on and were duly received. Lahat ng ito ay magagamit sa trial later on. Halak ka. Evil Dutz. Transcript ng pagdinig sa Senado at ng Quadcom na magagamit daw sa paglilitis kalaunan. Minaliit yan ni Panelo. Unang-una, yung mga allegations na nakuha nila dyan sa komite, puro either hearsay or lies or propaganda. Wala, walang value lahat yun. Ah, ganun. Halak ka. Paano naging walang value at na walang ng komite? Yan, okay. Thank you, Nospi. Tuloy natin. Sabi naman ni Representative Robert Ace Barbers, ang lead chairperson ng House Quad Committee na nag-iimbestiga sa Duterte drug war, hindi rin daw sila magbibigay ng certification sa mga naturang transcript dahil wala silang kinalaman sa imbestigasyon ng ICC. Pero dati na rin niyang sinabi na maaari naman daw ma-access ng ICC ang impormasyon at findings sa kanilang imbestigasyon sa social media accounts ng Quadcom. Nang hinga ng GMA Integrated News ng reaksyon ng ICC ukol sa mga lumabas na detalye sa imbestigasyon ng Senado at Kamara sa Duterte drug war, sinabi nitong masusi nitong binabantayan ang mga pangyayari sa Pilipinas kaugnay sa sarili nilang pagsisiyasat. Ang imbestigasyon daw ng ICC ay binuo mula sa malawak na sources, kabilang ang impormasyon mula sa international partners, civil society at open source information o yung mga impormasyong bukas sa publiko at hindi nangangailangan ng espesyal na permiso para magamit. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 Oras. So yan ang latest mga kaeksena patungkol sa ICC ni Digong.